Kumusta mga idol? Tayo'y muling nagbabalik matapos ang ilang araw na bakasyon. Congratulations nga pala sa tatlong nanalo ng ating 500 cash giveaways noong December. Sa mga hindi napili, huwag kayong mag-alala. Meron pa naman tayong sunod. Abang-abang lang, PBA updates muna tayo sa ngayon mga idol. Pero bago muna yon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa pag-suporta sa ating channel. I-hit nyo na din ang notification bell button para updated na rin kayo palagi sa mga bago nating video tulad nito. Mga idol, ilan sa mga PBA player ngayon ay nabigyan ng bagong kontrata at extension ng kanika nilang mga teams. Tulad na lang nila Noy Baclaw at Hamer Hamito. Binigyan niya sila ng bagong kontrata ng Meralco Bulls. Inaasahan ng Meralco na makakatulong itong dalawang big man sa kanilang team ngayong papasok na 46 season ng PBA. Si Hamer Hamito ay nag-a-average sa All-Filipino Cup Bubble ng 5 points at 3.8 rebounds per game. Samantalang itong si Noy Baclaw ay hindi nakapaglaro sa buong konferensya sa All-Filipino Cup 2020 dahil sa natamu nitong injury noong 2019. Pero inaasahan naman na makakabalik na ito sa team sa susunod na season ng PBA. Si Mark Barroca naman ayaw bitawan ng Magnolia Hotshots. Matapos itong maging free agent, ay binigyan siya ng Magnolia ng 3 years extension para mag-stay sa kanilang team. Laking pasasalamat ni Mark Barroca sa tiwalang binibigay sa kanya ng Magnolia Management. At dahil na nga sa 3 years extension na yon, ay 10 taon na siyang nagsiservisyo ngayon sa Magnolia franchise. Sa mga nakakalimot na at sa mga hindi nakakaalam, ay 5th overall pick itong si Mark Barroca noong 2011 selected by Air 21. Pero hindi pa naman siya nakakapaglaro sa team na nag-drop sa kanya ay nasangkot agad siya sa 3-team trade ng Air 21, Barroca Bull at ng BMEG na ngayon ay Magnolia na nga. Kaya lahat ng mga achievement niya ngayon sa PBA ay nanggaling lahat yon dito sa Magnolia team. Ang 25 years old naman, film slasher na si Joshua Munzon ay nag-apply na sa PBA draft. Isa si Joshua Munzon ngayon sa kaabang-abang na papasok sa liga dahil kahit wala pa ito sa PBA ay tunog na agad ang pangalan nito sa Philippine basketball. Dahil maliban sa mga achievement na nakuha niya agad sa labas ng liga ay ilang beses na rin niyang narepresenta ang ating bansa sa FIBA 3x3. Siya din ang potential number 1 pick ngayong papasok na PBA draft. At ang team na may malaking tsansa na makuha siya ay ang Terra Firma Jeep at ang Northport Batang Pier. Itong dalawang team kasi ang nasa baba sa standing last conference. Yun lamang para sa video natin ngayon mga idol. Kung may komento kayo, ikomento nyo na lang sa baba at babasahin natin lahat yan. This is Bleed Trends mga idol. Salamat sa panonood. Pasok, gets it back. Outside to Munzon. Munzon for 1 million! Yo!